What's up mga master? Welcome sa channel natin, Geomotology. For this vlog is mag-install tayo ng fog lamp. Yung brand is GLAA fog lamp para sa Mitsubishi Adventure natin at GLX 2017. At the same time, magbibigay din tayo ng review kung kumusta yung kanyang ilaw. So, huwag na nating patagalin. Roll intro. So, dumating na ngayon in-order natin ng fog light sa Shopee. So, ipopost ko na lang sa baba yung name ng seller, no? So, buksan na natin. So, ito ang in-order natin, DLAA fog lamp para sa sasakyan natin. By the way, para sa Adventure 2017 natin. Anyway, kasya naman to sa lahat ng model ng Adventure. So, kapag ito in-order nyo, ano na kasi siya, set na siya assembly. So, tanging gagawin na lang natin is co-connect na lang natin diretso sa sasakyan. So, meron siyang mga manuals. Okay, so meron siyang diagram dito kung paano siya magkabit. Pakita natin kung ano yung nasa tama ng box. Okay. Okay, so yan yung laman ng box and wala nang laman sa okay inside. So makikita nyo ito yung kanyang mga wirings. Kasama na dyan yung relay. Okay. Ito. Yung kanyang switch. Okay. Switch niya sa loob. Tsaka meron siya kasamang cable tie. Ang dami, no? Ang daming mga freebies ni seller. Dito naman, of course, meron siyang kasamang silica gel para mabango pagbukas, syempre. Tsaka yung mga nuts tsaka bolts. Okay. And then pagbukas natin dito. Of course, yung fog lamp niya, no. Tsaka dito sa kabila. Of course, yung fog lamp niya rin. So, dito, meron siyang parang socket niya. So, ikakabit na lang dito. Same din, dito sa kabila, meron siyang dito. Okay. So, kung itatanong niyo kung anong gulay niya, of course, pang all-weather yung fog lamp niya binili natin. Di ako sure kung gano'n siya kalakas. Pero yung bulb niya dito is yung size niya is H3. Anyway, kung hindi naman kayo ka-satisfied ng buga ng ilaw niya, pwede niyo namang palitan, no. Pwede niyo palitan basta H3 na mga size, okay? So, yun lang yung laman ng box niya. So, install na natin. So, pasensya nga pala mga master, no. Nag-brown out kasi tapos nalobat tong phone na gamit natin. So, hindi ko na na-videohan yung pag-install ko dito sa fog lamp. Ayan, na-install ko na kasi siya dito at saka dun sa kabila. Anyway, i-review ko na lang natin kung paano ko siya kinabit para at least may idea kayo kung susubukan yung mag-DIY, mag-install ng fog lamp. So, sundan nyo lang ito, ano. Okay, doon sa mga 2017 GLX Mitsubishi Adventure, wala siyang kasamang fog lamp. So, meron siyang takip dito. Binutasan ko na lang. Tsaka ko siya in-insert tong bulb. So, may ano siya. Tatlong abang siya na bolt. Ayan, dito. Tsaka dalawa dito. So, clip nyo lang doon. Naka-bolt siya. And then, dito din. Ano. So, same process. Butasan lang. Tapos, may tatlong abang na bolt. Bolted lang yun dito sa ano, magkabilaan. And then, dito sa ilalim. Kung titingnan natin.
hindi lang siya klaro ano, pero yung wires at saka harness na galing sa fog lamp natin is ito siya, no. Ayan. So kung i-follow natin 'yan, andito 'yan, ano. Teka lang. So andito siya. Ito actually ito yung relay. Teka lang. Ha? Hindi kasi klaro eh. So ito yung relay na ginamit natin. So naka-voltage siya. Nung galing sa mga wires dun sa ano, sa fog lamp, may tatlong wires kasi yan. May itim, blue, at saka pula. So, kinabit natin sa relay, yun dyan. Tapos, yung pula na wire, eto. Eto, yan dyan. Yan lang. Yung pula na wire, yan, diretso yan sa accessory ng ignition switch. Tsaka yung itim, yan yung ground. So eto, nabit natin yung ground. At saka yung natitira na lang is yung blue. So yun yung magiging switch natin na gagamitin natin pang switch sa fog lamp, which is dito. Ayan, so meron itong abang dito na pang slot talaga, pang switch. So nakabit yung blue dito na wire. At the same time, yung red wire is dito sa accessory ng ignition. So, eto, naka-fuse tayo, ano? Naka 15 amperes fuse tayo. So, ang kailangan lang naman natin talaga is yung MDL. Eto, yung relay. Yung relay, yung fuse, at saka yung mga wires. Actually, naka-insulator na siya, ano? So, ganun lang. Basic na yung pag-install natin. Tapos, tignan natin kung ano yung performance niya pagkagabi, kung maliwanag ba siya. By the way, yung fog lamp natin, hindi pala siya LED, ano? Hindi din siya yellow. So, yung parang stock light lang niya. So, tignan natin kung pasado ba sa inyo yung ano performance niya pagkagabi. A few moments later. So, ayan, currently nakaka-hazard tayo. Check natin yung ano, yung output ng kanyang auxiliary light. So naka ano lang yan, naka tawag nito, naka accessories light lang yan, hindi pa yung naka headlight. So yan na yung ano, fog light niya. So ang galing, napakaliwanag ng kanyang fog light. Ayan o, tingnan naman natin yung kanyang output when it comes to driving. So tara, drive tayo. So currently naka headlight tayo using halogen bulb. So ito yung kanyang output ng halogen bulb natin. So on natin yung kanyang ano, auxiliary light. Ayan. So may dagdag siya na ilaw, no? When it comes to headlight alone, turn off ko muna ha. Ayan. So hindi siya ganun kaliwanag. Pero kapag nilagyan na natin ng additional light, which is the auxiliary light, so eto na siya. Ayan, mas lumiwanag siya at saka mas lumawak yung kanyang sakop ng ilaw. Okay. So ganun lang ang master pag install. At the same time yung review. So at nasa sa inyo na kung satisfied ba kayo or whatsoever. So comment na kayo sa comment section below ano yung comment nyo regarding sa DLAA fog lamp. Importante kasi na meron tayong safety feature, especially pag gabi, pag bumabiyahe tayo, dapat may additional light tayo kasi hindi natin alam yung panahon. So pwedeng umulan. Ang problema kasi kapag umuulan tapos asfalto yung daan, hindi talaga siya klaro if headlight alone. So dapat meron tayong additional light para mas added safety feature, ano. So hanggang dito na lang, and hopefully meron kayong natutunan mga master, and light safe sa inyo lahat.